Ayan. And mula dito natanawan ko, merong nag-treasure din doon. Ito na mga cottage. Nasa front na tayo ng treasure site ng mga kapwa.
ang bunga itong pinagbasihan nila. Ngayon, titignan naman natin yung lalim, kung gaano nakalalim yung hinuhukay nila, mga ka-teach. Malalim na ka-teach. Yun. May nahulog na kambing. Nakita ko ka-teach, may nahulog na kambing sa treasure site nila. Ayun yung kambing, mga ka-teach. Ay! Hindi pala kambing. Baka pala to. Batang baka pa. Ayan, ka-teach, oh. Nahulog sa treasure site nila yung baka. Sigurado magagalit yung may-ari nitong baka na to. Baka maaari ipahinto pa nila to. Dahil may nadisgrasya ng baka nahulog sa hukay nila, oh. Maaari yung bantay nito, mga ka-teach. Is nanghihingi na ng kapalit. Nanghihingi na ng alay. Malamang pagka ganito ka-teach, senyalis na to. Na nanghihingi na ng alay yung nagbabantay dito. And then dito sa gilid, merong butas, parang chamber ito. Ito mga ka-teach, oh. Ang pinagbasihan nila dito, itong Japanese bamboo. Kawawa naman tong baka, oh. Batang baka pa to, mga ka-TH, nahulog dito. Malamang, sa tingin ko, hindi pa nila to inalayan. Ang hukay nila dito, mga nasa 15 feet na to. Unting discussion lang about sa Japanese bamboo. Talagang ang Japanese bamboo, mga ka-TH, ay ginagamit ng mga Japanese Imperial Army as a mark. Kadalasan, kapag ganito ang treasure site, mababaw lang ang pagkabaon niyan. Mga sinasabi lang natin 6 feet, 15 feet, yan mga ganyan. Ang pinakamalalim na niyan 25 feet pagka Japanese bamboo. Maari din na ang Japanese bamboo is a sign or coordinate sign na tinatawag natin. Pero kadalasan yan, pagka may Japanese bamboo, mababaw lang ang baon yan. Kasi kung mapapansin nyo rin mga ka-TH, hindi pwedeng maghukay ng matagal ang Japanese Imperial Army sa ganitong sitwasyon. Dahil yung area niya
is wide. So, tanaw na tanaw sila dito. Mula dun, eh yung kasi yung bayan na itong bundok na to. Sa paligid niya, wide. Maaring yung ibang nakatira dito kasi, matanaw sila na naghuhukay dito. Kapag nagtagal silang maghukay. Kaya, sa ganitong area, hindi nila ibabaw ng matagal. Kaya, dapat mababaw lang ang baon nito. Ang ginawa naman nila kasi, medyo lihis ang hukay nila. Kung mapapansin nyo mga ka-PH, ito yung ilalim ng Japanese bamboo. So, nag-divert sila dito. Siguro ang layo ng dinivert nila is 1 meter. So, dapat kapag ganitong Japanese bamboo, on the spot yan. Dapat sa mismong ilalim yan, dapat dito ang digging site nila, mga ka-TH. O kaya siguro, dito sila itinuro ng detector nila. Minsan kasi mga ka-TH, ganito ah, tip ko sa inyo mga ka-TH. Ang detector, sumasablayan minsan talaga. Kasi kahit minerals, lalo na yung mga dowsing rod, kahit mga minerals, kahit pa sabihin natin yung mga electronics, minsan yung mga minerals na dedetect din nila. Nakakala mo minsan, yun na ang deposit. Kaya dapat, mahalaga sa isang treasure hunter na marunong kang bumasa, mag-decode, mag-compass, yan, the best yan, para ma-trace mo yung deposit, para ma-locate mo siya kung saan siya nakalagay. Paano mga ka-TH? Sana may natutunan kayo. At salamat sa panonood nyo sa aking video. Katulad ng sinasabi ko sa iba kong video, na patuloy lang kayong sumabaybay at marami pa akong mga treasure site na ipapakita sa inyo. Okay, maraming salamat mga ka-TH. And good luck sa mga treasure site nyo. Sana makahits na rin kayo. Maraming salamat. Ingat-ingat lang tayo.